tayo, kapuso. Pairam po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood natin sa YouTube at Facebook, nakikinig sa DZWB, maraming salamat. Welcome to the program. Special po ang hapong ito dahil wala tayong gagawin kundi tumakbo ng... Welcome to the program. Maraming salamat. Running Man. Pag-uusapan natin yan. Running Man Philippines is back. Pero bago ang lahat, Mikael, belated happy birthday. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. And tomorrow is your wedding anniversary. Tama ba? January 10. Ano? Hala, hindi niya alam. Kasi mali yung alam mo. Sorry. Bonso! Alam, buting kwento lang dun. Backstory dyan is, para sa akin kasi ina-acknowledge ko na anniversary namin nung tinanong ko siya na maging girlfriend ko. Ah, that's so, Jan 6. So, lagi ko nakakalimutan yung Jan 10. So, thank you for reminding me. You are welcome. thank you. Dahil magbabalik po ang Running Man Philippines, here is your first mission. Kayong dalawa, si Lexia sa kasi Buboy. Tingnan natin kung sino ang mas magaling mag-wish ng happy birthday kay Mikael. Ay! Diba? At ang mas magaling may premyo. Kung anong premyo yan, malalaman nyo. Okay, umpisa natin kay Buboy. You have like 30 seconds to do it. Bumati ka ng happy birthday kay Mikael. Go! Happy birthday, Cap. Alam mo naman na lahat ng blessing ay nasa ina. Ang gusto ko lang sana, mabasa ka ng ulan, dumami ka pa, at huwag ka lang magkakasakit dahil napakabuti mo. Ikaw nga tinatawag namin gentle giant. Hindi ka marunong manakit, kaya sobrang love na love ka ng tao. Love na love ka ng mga runners. Kaya I wish you all good health. Oh, di ba? Kala mo naman, may joke. Walang joke, lang joke dyan. Talaga lang, magmayag ako dyan. Mataas bang energy? Okay ba? Mababa? Okay naman, para sa'yo. Kasi judge natin yan. Okay. Siyempre wish yun eh. Hindi, okay na. Lexi, it's your turn. Go. Not many people know this, but you're a very kind person. You're sharing. And you were the first person who welcomed everyone. Made everyone feel included in the group. Isa ka doon. Kaya we appreciate you as a sweet person. Kahit na you're also at a status na alam mo yun. Oh, medyo, pero you were so humble. And we see how much you love your fellow castmates and Megan also. So with that, nai-inspire kami with you. Okay. Kaya happy birthday. Jang Susan, dali lamang. Jang Susan, bago ako mamigay ng premyo, sino ang winner? Si Lexi. Basta Buboy lagi tayo. Mamaya ka na mag-complain. Ito Buboy naman, dinaanan tayo sa English. Ito yung premyo, Lexi. Maraming salamat. Gusto ko rin yun! Gutom yan. Kailangan niya yan. Sa katatrabaho. Pag-usapan natin ang Running Man. Because next week po, sila po ay aalis sa puntang South Korea. Mm-hmm. It's the winter edition. Mikael, ano ba ang Running Man? Running Man? Well, what is it? Base dun sa experience namin sa Season 1, ang Running Man, collection lang talaga ng isang grupo na nagkakatuwaan, nag-e-enjoy, nagkakasakitan minsan. And para sa akin, parang nakaka-relate lang talagang yung audience dun sa nararamdaman naming emosyon habang linalaro namin yung mga games namin. Fun lang talaga siya? Oo, yun talaga. So, para sa akin, yung punot dulo talaga eh. Fun? Oo. At nakaka-relate yung mga tao dun sa katuwaan. At ano yung kasama doon? Yung nagkakasakitan ng konti, nagkakapikunan ng konti, may nananalo, may natatalo. Mm-hmm. So, lahat ng involved dun sa fun na yun. Okay. Nakaka-relate feeling. At habang napapag-usapan natin yung fun, during the last season, ano yung pinaka-fun para sa'yo, Lexi? Yung talagang first thing that comes to mind, what was the most fun? Yung parang free fall kami,
It was a 95 meter. Yan nga, itulog bukas talaga. Ano yung nag-free fall saan? Sa Korea, it was a theme park. 95 feet. Ganun siya kataas dito, boy. And then, from there, bababa kami. Ang challenge, kailangan habang nahuhulog kami, nilalagyan namin ng lipstick yung isa't isa. Paano naging fun yun? Masaya yun para sa amin ikaw kasi umiiyak noon. Ito ba, meron mga mission ba na pwede kang magsabing hindi ko po kaya? Hindi. Wala. Naku, lahat talaga gagawin. Katulad na lang po nung sinasabi niya po na fan, sa akin po hindi po kasi fan yun kasi... Parang ang sama ng loob mo na hindi ka nanalo doon sa unang loso. Hindi po kasi. Ginawa ko po yung best ko po na yun eh, Tito Boy. Okay. Hello, we now is Tito Boy. Hindi, si Chiang Susan ang judge. Hindi, magkaibigan kami yan. Okay, ikaw, ano sinasabi mo? Hindi fan dahil... Hindi po fan yun kasi po, sobra talagang... Ang tagal ko po nandun sa area, like 10 minutes to 15 minutes po ako nandun. Kasi hindi ko po naiintindihan yung isang Korean na kailangan palang hatakin yung isang pin na nandun po sa side ko. So nandun po ako, tinatawag ko po yung mga ano ko po, bosenyang ko po. Madam, baba po muna ako! Saglit lang, hihinga lang! Sabi nila, fighting! So ngayon, wala na po, sinigaw ko na lang, I love running man, pack! Pinul ko na lang po. Tapos yun, ginawa ko pa rin yung challenge. Iyak na lang. So sa madaling salita po talaga, wala po talaga ng no choice. Pero napakasayang experience dahil nagawa ko po yun at kasama ko ang mga runners ko. At naniniwala ako. At naniniwala. Mikael, ikaw, what was the most fun? Para sa akin, dun sa Running Man mismo, lahat ng mga name tag challenge para sa akin masaya. So every day kami ng name tag challenge. So every taping day, yung last challenge namin, mag-aagawan kami ng name tag na nakadikit sa likod namin. Okay. And para sa akin, laging iba't iba yung mga sitwasyon at environment na sineset up nila para sa amin. Na-enjoy ko talaga yung mag-strategize kahit lahat ng strategy ko palpak. So, never kasi ako nanalo noon. Never ako nanalo ng name tag challenge. That was the most fun. Ano yung pinakamahirap? Pinakamahirap? Siguro yung pinakamahirap, yung ano, naalala niyo yung pinapakita nila yung picture ng mga kapwa-artista natin. Tapos kailangan natin bigyan na sabihin kung pangalan, ano yung pangalan. Oo, nasa tawag ko si Richard Yap ng... ano? Basta yun. Basta sa akin nga, yung kilala ko si Charisse, natawag kong Chacha Romero. Gusto mo malaman kung anong tinawag mo kay Richard Yap. Ano sinabi yung kay Richard Yap? Let's watch this. Baka Robert Smart na sabi ko sa kanya. Okay, anyway. Lex, ikaw, ano yung pinakamahirap? Pinakamahirap po yung... Meron akong tinapon ako sa pool. Yun ang pinakamahirap para sa akin. Kasi hindi ko expected na matatapon ako sa pool. Okay. So yun po siguro yung pinakamahirap. Tsaka ang hirap din kasi ni Buboy talaga. Hindi ko po naiintindihan yung questions kasi ang ingay po niya. Okay. So dumagdag po yun sa hirap ng challenge. So bahagi ng kahirapan doon si Buboy. Pinakamahirap, Buboy. Yun po, nasabi ko na po yung talagang yung Skyfall po talaga, yung Sky Expo talagang, ay, Tito Boy. Naitay Kapuso, this is Running Man Philippines Winter Edition. Ano ang aming aabangan? Oh my God. Ito na, kasi so season 2, ito, negative 20 degrees yata yung weather dun sa Korea ngayon. And May snow. And I think feeling ko ikot kami around Korea. So may hahatid namin sa mga kapwa-kapuso namin. Yun, yung malahat ng mga games namin, pero yung background niya. Ay, snow in winter. So, kakaiba nga. Yun nga ang ganda ng trailer, winter is coming eh. So, nata-excite rin para sa amin. At dahil exciting, ang ating fast talk ngayon ay kakaiba. Pakihawak. Itong ating mga toy hammer. O yun, okay. And we're about to do fast talk. Matulog pala sa okay. Kareko. Kung sino ang pipiliin nyo, papaluin nyo ng toy hammer. Okay po. Gusto okay? ko to. Okay, game. Okay. Palagay ko mas maganda kung nakatayo. Sige po, sige po. Okay, sa inyong tatlo. Hindi nyo ako ubot. Hoy, tayo! Okay. Sagad na to! Nakatayo na ako! Paano nung mga buta yun? Ikaw siyang Susan. Sa inyong tatlo sa Running Man, sino ang pinaka-pawisin? Ayun. Okay. Ba't dalawa? Pinaka-kuripot. Kuripot? Oy! Oy! Ba't ako? Pinaka-iyakin. Iyakin! Pinaka-competitive. Pinaka-pikon. Pikon? Wala! Ano ito? Ba't ako? Pinaka-matatakutin. Pinaka-matatakutin. Pinaka-swerte. Naku, si Angel eh. Teka. Wala dito. Okay, pinaka-pasaway. Pasaway? Ay, naku. Madalas mang traidor. Mang traidor? Ay! Ay, hindi naman si Kuala. Madalas matalo. Matalo? Ito na talaga. Madalas mandaya.
Ay, eto. Lexi, the boat is sinking. Sino ang una mong ililigtas? Hi, Lexi. Buboy, sino ang itutulak mo? Ay, sorry, tulak ba? Di ko na intindihan. Mikael, sino ang sasamahan mong malunod? Lexi, kung may zombie, sino ang magliligtas sa'yo? Buboy, sino ang ipapakagat mo? Ay, masyado ka malakas eh. Lexi, 14 times 78. Patay. Boy! Patay. Mikael, Mikael, square root of 232. Ano ba, 10? Buboy, 2,497 divided by 46. 1,35. Mali ba? Let's see. Titig ni Gil o titig ni Buboy? Umayos ka. Oo. Titig umayos ni Gil. Ka. Mikael, yakap ni Megan, halik ni Megan. Ha? Yakap ni Buboy. Buboy, single or ready to mingle? Single! Lights on or lights off? Sabay-sabay. Light on! Happiness or chocolates? Happiness or chocolates! Best time for happiness? All the time! Complete this statement. Sa season 2, ako ang magiging ultimate runner kasi... Ikaw muna. Kasi matatalo si Buboy. Kasi... Kasi matatalo si Buboy. Kasi... Batang Kanal is return? maraming salamat. Alam niyo ba kung sino yung 7th participant? Nai-announce natin that si Ruru Madrid po is still part of Running Man Season 2 Winter Edition, but in a special participation role. Sino ba yung pampito? Alam niyo? Because dito namin i-announce, ang 7th participant. Pero do you have an idea as to who it is? Gusto naming malaman. Ang kasagutan, ang pagpapatuloy po ng aming Running Man Philippines pag-uusap ay magaganap sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Nagkakagulo po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Hindi pumapayag si Mikael na nandaya siya. Pagtanggol mo sarili mo. Hindi ako nandaya, Tito Boy. Linaro ko lang. Kung ano yung rules, tinignan ko lang kung ano yung nasa labas na rules. Sabi ko, ah, okay. Baka pwede gawin to. Bahagi ng estratehiya. Oh. Di ba? Thinking outside of the box. Si Richard Yap, natawag mong... Ano po yun? Si Richard Yap, natawag mong... Richard Juan. Okay. Sorry. Hi, Richard Juan. Pero alam niyo po, may magandang balita. Bago ko natin pagpatuloy ang aming kwentuhan tungkol sa Running Man Philippines, ang Metro Manila Film Festival is extended until January 14. Wow! Galing! At nakaabot na po ng 1 billion mark ang Metro Manila Film Festival entries. At congratulations, ito po'y doble nung kinita last year, which means that people are going back to the theaters. Yes. Napakagandang balita. At sana po doon sa mga hindi pa nakakapanood ng Firefly, which is produced by GMA7, napakagandang pelikula. No, I watched it. Napakagandang pelikula. Zig Dulay, the cast, at lalo na itong bata, si UN. UN. You know, he guested here. We talked about world peace. Abay, napakagaling. Hindi, I'm not joking. Napakatalinong bata. Congratulations. At sana'y panuurin ho natin ang mga pelikula. Okay, I wanna play this game, the Cham Cham Cham. Tinuruan ako nito. Who taught me here? Chang Susan taught me. Sige nga natin, yung Cham Cham Cham. Okay, yung, okay. Magaling ako dyan, Bars. Si Buboy pinakamagaling sa Cham Cham Cham. Kailangan. Ako ang ganon. Tapos ako kami po yung ganon. Kailangan kung ano pa itinuro nyo, hindi namin ma... At kailangan hanggat walang matira. Di ba? Okay, sige Mabil- po. Ano yun? Yung pak, 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 ganon. Pak, 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 pak. Actually, ganito po, Tito Boy. Ganon po. Ah, ganon. Ganon lang? Apo. Okay. Wala nang ganon? Parang pasampal po. Pwede pa po yung ganon. Pwede pak, 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 pak. O yan. Okay, sige. Umpisa tayo. Ready po kayo? Cham, cham, cham. Tulungan niyo ako. Ready ako. Magaling po ako dyan eh. Magaling ka? Opo. Cham, cham, cham. Galing mo. Cham, cham, cham. Sabi ko po sa inyo eh. Cham, cham, cham. Hop. Cham, cham, cham. Hop. Cham, cham, cham. Hop. Cham, cham, cham. Hop. Cham, cham. Uy, magaling niya talaga. Uy, ang daya mo. Hop. Ay! Okay, okay. Ako naman, ako naman. Cham, cham, cham. Okay, tayo naman. Bakit gano'n? Cham, cham, cham.
sabi ko na eh, pili ko na may nanalo dito eh. Tapos ang galing. O ano yung price mo? Hindi, ang price, meron. Si Nike meron, tas ako po wala. Meron, oo, meron. Ito oh, okay, yun. Yan ang price mo. Cap, kawawa hanggang dito ba naman? Pero, pag-usapan natin to. Mikael, Lexi at saka Buboy, totoo ba na at the beginning of the day, hindi niyo talaga alam kung anong mangyayari? Hindi po. Wala. Hindi niyo alam kung anong mission? Hindi po. Hindi rin namin alam kung saan kami makakarating. Opo. Yeah. Ah, talaga? Minsan sinasabi nila, okay, wake up, punta tayong train station ngayon na. Yun na, train station. Kahit tapos 4-hour train ride. Kahit nga po bagong gising po kami, minsan pag akit po namin sa coaster po namin, may mga camera na po, may mga naka-ready na po kaagad. Bago po kami lumabas po ng hotel, naka-ready na po yung mga lapel namin. Opo. As in, ready to po, ready na po kahit saan po kami magpunta. Kaya actually, kahit sabihin na namin na may plan kami, may game plan kami, may strategy kami, hindi pa rin talaga nag-work kasi di namin alam kung ano yung mangyayari. At di na rin namin inaalam kasi kasama yun sa excitement eh, na hindi namin alam kung ano yung mangyayari. Bahala na. Ini-enjoy na lang po namin. Kung goals ang pag-uusapan, sabi mo kanina, it's about fun. Pero after the first season, ano yung takeaway nyo? I mean, what did you learn from, you know, doing a fun show like Running Man Philippines, Mikael? Ako yung takeaway ko na mahal ko pala yung mga co-runners ko. Aww. Hindi, sobra. Para sa akin, special yung naging band talaga namin. And kahit napakaganda na konsepto ng Running Man, para sa akin, yung chemistry talaga natin. Ano? Tama, di ba? Tama. Agree ako doon. Yung chemistry talaga. Nakaka-homesick when you're really far from your family, pero good company and good camaraderie makes the pain less painful. Bibisita ba si Gil? Hindi ko po. Hindi ko po alam. Ay, oh, ba't ganun? Hindi ko alam. But you would appreciate a visit. Kasi nakaka-homesick ito, sabi mo nga, yes, no? Yes. Diba? But Megan is going, right? Yeah. Maybe. Okay. Ikaw, Buboy, walang dadalaw? Ah, wala po eh. Kumbaga, bukod po sinabi nga, parang hindi ka ba pinagkakaguluhan sa soul? Kasi yung tipo mo eh, ma-appeal yan sa mga Hindi totoo. I have friends in Korea. Ma-appeal ka eh. Di naman po ako nagsinungaling, pero talagang lingunin naman po talaga. Talaga. At pag nililingon ka, anong ginagawa mo? Do you encourage or do you say? Actually po, pag nasa ibang bansa po, takot po kasi yung mag-travel. Kaya nung napunta po ako, thank God dahil napasama po ako sa runner. Dahil nung nag-travel po ako, mas minahal ko yung parang sarili ko. Dahil proud ako na isa akong Pinoy. Tapos lahat po ng mga Koreans po doon, pinagkakawayan ko po doon. Lagi lahat po doon, kahit di po ako tinitignan, ano sa'yo? Kasi proud po ako, parang alam ko yung words nila. Mm-hmm. Pero yun lang po yung alam ko. One time, nakapaglibre pa nga po ako ng isang drink. Meron po isang taxi driver doon sa Korea, sa probinsya, sa Mokpo. Tapos binati niya lang, during ano to, runner, nagtumatakbo kami. Binigyan niya ako ng isang drink, nilibre niya ako kasi natutuwa daw siya kasi pag meron daw mga artista doon, hindi daw sila pinapansin. So ngayon, nung nalaman niyang artista daw ako, pinansin ko daw siya, natutuwa siya, gusto niya daw akong ilibre. Okay. Pero nasabihan kang, you're very good looking. Ay, hindi niya naman po sinabi. Hindi niya nasabi ito. Pero yun lang, tinitingnan kasi kita, parang ikaw yung tipo ng mga South Korean actors. Actresses. Oo, di ba? Salamat po. Okay, meron na ba kayong ideya kung sino ang pangpito? Wala po talaga. Hula lang ito. Meron kaming premyo kasi when are we going to announce? I mean, in the next few weeks, no? We're going to announce. Ako alam ko na. Pero hulaan lang natin, tatandaan natin, at habang kayo nasa Korea, i-declare namin ang winner dito. Sino ang pangpito? Oh my God. Thousand lat po ba yung premyo? Kapal mo naman. Sorry. Oh my God. Thousand lat po ba yung premyo? Hindi. Medyo mga 10. Mga lat lang. Ano na ako dito? Hula ko si Sige na, para double income sana. I-replay natin ha, ang moment na ito. Okay. Si Megan. Megan, okay. Lexi, ikaw. Si Andre Paras. Andre Paras. Buboy, ikaw. Sino yan? Sino ba? Sino? Jella. Teka. Hindi, malabo si Jella. Busy siya eh. Sige, mag-ano ako. Dahil wala siyang ginagawa ngayon, pwede siyang tumakbo. Sino? Miguel and Felix. Titingnan natin. Bakit si Megan? Para double income dito, boy, pag nandito. Selfish ka talaga! Uy, lilibre namin kayo. Dinner every weekend. Sagot namin. And sino yung hula mo? Andre Paras. Bakit si Andre? Kasi na-enjoy din namin siya kasama sa Korea when he guested. Na-guest. Crush mo siya, no? Hindi. Yari ka kay Gil. Bakit si Miguel?
Hindi ko na nga finalo up eh. Ikaw naman eh. Hindi, sorry. sorry. Okay. Ano po, wala po. Malakas lang po ang vibe ko dyan. Sabi nga po ni ng mga kasama ko dito, malawak yung pag-iisip ko. Wow! Sabi. Okay, may nais sana akong sabihin pero bawal. At ang Susan, halika na. Dahil hindi niyo alam kung anong magaganap, di ba? Hindi rin niyo rin alam na meron tayong surprise game ngayon. Oo. Surprise game ito. At huwag niyo kayo lilimutan na siyang Susan, dito ka tumayo. Ano yan? Okay. Ano yan? Ito'y hilaw at nilaga. Katabi ka nila dahil kasama ka dito. Akala mo hindi ka kasama? Oo. Okay. Ilan dito? Dalawa, isa lang. Dalawa dito ang hilaw at dalawa dito ang nilaga. Okay? Kasama dyan si Chang Susan. At ito'y, how do you call that? Ipupukpuk nyo ito dito sa noon ninyo at good luck. Okay? So, pili ka, Buboy. Wala nang ano, wala nang titig. Abo, hindi po. Hindi naman po ako wala titig. Wala. Okay, pili. Okay, go. Pili. 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 Oh, Chang Susan. Chang. Ayan. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Dito, boy! Dali. Saka magwala po kayo? Hindi, kanina, apat ang sinubukan ko. Okay. 3, 2, 1. Malas ako sa una. Go! Malas pa rin hanggang ngayon. Tawel pa hindi. Okay lang po. Alam niyo po ba, maganda daw ang egg sa aking mga face kasi nakaka-fresh daw po yan. Ano? At saka swerte yan. Swerte daw po yan. Buboy, Miguel, Lexi, maraming salamat. Good luck. Kayo'y tutulak na babuntang Seoul next week. All the best. At kayo mag-iingat at mag-enjoy. Maraming salamat. Maalagaan muna namin itong si Buboy. Yes. Oh, Chang Susan, maraming salamat. Lex, magpaalam na tayo. Thank you mga kapuso. Panorin niyo po ang Running Man Season 2. Maraming salamat, Buboy. Alam niyo na po, winter is coming. Sobrang excited. Maraming challenges sa parating. Okay. Miguel. Love you guys. Abangan niyo Running Man Season 2. Okay. Maraming salamat. Naitay kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan. Supportahan po natin ang Running Man Philippines Winter Edition. Stay kind, make your nana and daddy proud. Hashtag say thank you. Do one good thing a day. And let's make a difference. Make this world a better place. Goodbye for now. God bless.